Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga bagong update. Ryan Garcia, nagbitaw ng isang pahayag tungkol kay George Kambosos. Sinabi ni Ryan Garcia mga tol kung pagbabasehan umano ang nakita niyang laban ni Kambosos versus Teofimo Lopez. Aminadong mas may abilidad umano si Teofimo Lopez. Natimingan lang daw ni Kambosos sa round 1 kaya bumagsak si Lopez. Hindi daw talentado si Kambosos, kulang sa talent, sobrang sipag lang daw ito sa training. Kaya tatalunin lang daw ni Kambosos ang isang talentado kung hindi naman nag-e-ensayo ng todo. Pinuri pa rin niya si Kambosos mga tol dahil sa kanyang sipag sa ensayo, nagawa niyang manalo kay Teofimo Lopez. Kaya sana malaki pa daw ang kikitain ni Kambosos sa kanyang boxing career para masuportahan ang pamilya. May laban si Ryan Garcia sa April 9, masusubukan ang tibay kay Emmanuel Tago. Sa ibang banda naman, Devin Haney versus George Kambosos, matutuloy na ang undisputed. Ayon sa mga balita, manatili daw muna si Lomachencko sa Ukraine, hindi ito lalabas ng bansa para ituloy ang laban kay Kambosos. Kaya sinabi ni Kambosos, mag-ingat na lang daw si Lomachencko. Umaasa na matutuloy pa rin ang kanilang laban pagkatapos kay Devin Haney. June 5 ang target sa laban ni Haney versus Kambosos pero hindi pa ito official. Sa ibang banda naman, Alexander Usyk, mukhang matutuloy na ang rematch kay Anthony Joshua. Dahil pumayag ang Ukraine na lalabas ng bansa si Usyk para lumaban kay Joshua. Ayon pala sa batas ng Ukraine mga tol, kung tatlo ang anak, pwede nang lumabas ng bansa, hindi na kailangan sumabak sa gera. Pero wala pang pahayag si Usyk kung kailan naalis ng Ukraine para magsimula agad sa ensayo. Sa kabilang banda naman, Magic Mike Plania, naka-sparring si Gamboa. Ito ang makakalaban ni Pitbull ay sa Akros sa April 16, undercard ni Ugas versus Spence. Sinabi ni Plania mga tol, magaling pa rin daw si Gamboa kahit may edad na. Mabilis pa rin umilag. Pero mas pabor pa rin daw si Plania kay Pitbull ay sa Akros. Magaling at mabilis daw si Gamboa pero hindi na masyadong malakas. Kaya sigurado kakayanin daw ni Cruz ang patama ni Gamboa pero magandang laban pa rin daw ito dahil sa experience at galing ni Gamboa. Kaya abangan na lang po natin ang laban ni Pitbull Cruz mga tol. Ka-sparring namin ni Gamboa. Sparring kami ng 6 rounds yun, ayos lang. Sa laban na yan, Cruz pa rin ako. Gamboa, mabilis naman din yung anliksi pero yung power shot medyo parang kaya na.